pag-usapan po natin sa tulong ng mag-partner natin mga kaibigan. At eto na sila, Mel and Good evening! Magandang gabi po sa inyong lahat. Talagang gagawin natin masaya-masaya. Quiet! Lang. Okay, mga kaibigan, sa ating pong masayang talakayan at special na pagtatanghal ngayong gabi, makakasama po natin ang lahat ng mga sumisibol na banda sa Republika ng Pilipinas. Ang mga pinakasikat ihahandog namin sa mga kabataan dyan. Unang araw ng taong 1995. Joining Do you us. Feel alright? On the first day of 1995, nakita nyo naman ang aming mga outfit. Do we look young? Okay na ako. Okay, you guys, simulan na po natin. Mapagpapakilala sa ating mga makakasama ang grupong kalalabas lang ho ng kanilang first album entitled Hand Painted Sky, the carrier single of which is Paglisan, Color It Red. On drums, Jet Broas. On bass, Bobby Paraguya. On rhythm guitar, Barbara Christie. On keyboards, Mark Lorendo. And of course, on vocals, on an hour, may isa pang lead guitar parts, si JP Evaristo. And of course, on vocals, Cookie Chua. Happy New Year! Alright, kasama din natin ngayong gabi, mga kaibigan, ang Tropical Depression. They have just recorded solo album entitled Kapayapaan. Narito po sila sa pangunguna ni Papa Don Gamboa. Sa mapayapang bagong taon po. Mr. Bong Edula, lead guitar. On keyboards, Irwin Kafugawan. And Mr. TJ Espinola. We also have Mr. June Lazo on bass. And on drums, Mr. Brutus Locano. And on vocals, Joe Staples. Hi, Joe. At ang pangatlo pong banda. Pasensya na kayo, pero sasabihin ko ito, ha? Siyempre, ang pinakamamahal ko, The After Image. The first album came out, Touch the Sun, Best New Group, Best Recording Artist from Awit Awards, and Best Rock Recording from CMMA. We have on drums, Rogi Calliejo. On guitar, Chuck Isidro. On bass, Mr. Nino Messina. And the on vocals, Mr. Wency Cornejo. My love, sir. Hi, ma. I'm on TV. 1993 Best Band of the Year, given by the Guillermo Mendoza Foundation Awards. Ladies and gentlemen, please welcome the Intro Boys. Boys. On keyboard, we have J.J. Buencamino. On bass, Tobert Buencamino. On drums, Mr. Paco Ares Pachotaga. On guitar, Mr. Vic Carpio. And of course, on vocals, Mr. Jonathan Buencamino. You better believe this. Pero ang episode po ito, eh talagang i-request sa amin ng napakaraming mga kabataan. And we would like to thank, no, itong mga batang ito sa pagtitiwala nila sa mga edad namin at sa itsura namin na itampok ang tuno ng mga kabataan dito po sa episode na pinamagatang Maligayang Pasko at Manigong Bandang Taon sa inyong lahat! Paano na
nag-umpisa ang Color It Red? Bali kaming tatlong babae, si Maricard, tsaka si Barb, tsaka ako, nagkakaklase kami sa Holy Spirit, tapos nakanood kami ng movie na Satisfaction. Tapos after nun, nag-decide na kami magtayo ng band. Just like that? What was in Satisfaction that inspired you? Kasi ano sila eh, female band sila noon. Tapos balit nga try nila mag-make ng mark dun sa male-dominated na okay. Rock scene. Aha, may feminist train yun. I'd like to find out, Jonathan, nung nagsisimula pa lang yung grupo niyo, yung intro boys. Teka muna, ba't intro boys nga pala? Kasi nung unang panahon, kasi 8 years na eh, 8 years ago. Doon sa pinapag-practice namin, kailangan kasi magkaroon ng, magpapareserve ka kasi ng oras. So wala kaming pangalan, katuwaan lang kasi. So nag-isip kami, naisip namin, pumasok sa ulo namin, intro boys, walang ibig sabihin to. So gawan natin to ng pangalan. Pag nakilala tayo, ibig sabihin ng intro boys, si Paco, si Jonathan, si JJ, si Vic, si Joe. That's it. That's it. Ganun! Alangan naman ako magtanong dun sa aking anak, ano? Siyempre! Kayo naman, after image. Bakit naging after image, ma? Kasi wag ako yung tanongin niyo, si Roji dapat magtanong. Roji! Where is Roji? Roji! Bakit after image? Nagbabasa lang ako ng libro, nakita ko nga After Image. Tapos, title rin siya nung kanta ng paboritong banda namin, yung sa Rush. Okay. Ma'am. Bakit Papa Dom? Marami akong ampun kasi noon. Aha! Marami kasi nakikitira sa bahay namin ng mga kaibigan. Oh, I see. I know. You all went through that, I guess. Pero, tropical depression ang tawag sa grupo ninyo. Bagyo! Bagyo. Bakit? Madalas kasi dalawin tayo ng bagyo dito sa Pilipinas, ganun-ganun na lang eh. Uh-huh. Kaya naisip ko, para medyo matanda ng tao yung pangalan ng grupo, Tropical Depression, para every time na may weather report, pre-plug na rin. Kayo. May recall! Oo. Pagka naman din, may baha at maraming nasasalanta, at maraming nabibwisit sa mga sa hirap ng trapiko, maaalala din kayo. Huwag naman sana. Hindi pwede yun. Hindi ba mahirap kasundo yung puro lalaki? Kasi pinagbibigyan nila kami parati. Pinagbibigyan sila parati? Pinagbibigyan nga lang ba ninyo sila? Bakit? Ano ibig sabihin na pinagbibigyan nyo lang sila? Hindi naman. But Color It Red, yung pangalan ng grupo ninyo, no? Merong shades of may ideological, red. Color me red, color it red. Meron ba talaga, Cookie? Wala naman. Wala? Talagang gusto lang ninyo, Color It Red? Nakuha yun sa crossword puzzle eh, yung instructions doon, Color It Red. Naman. Alam ninyo, pag nag-uumpisa daw ang banda, no, hindi agad-agad na katulad ng popularity na inyong tinatamasa ngayon, no? Nag-uumpisa yan doon sa napakahirap. What were the first pangs, Cookie? Yung tinatawag nilang yung unang pagsibol ninyo, ano yung mga problema, mga paghihirap? Unang-una ho, wala sa amin marunong tumugtog ng instrumento. Aha. Tsaka walang instruments, yung funding. Walang pera? Wala kayong pera pambili ng instrumento? Walang pera pambili ng instrumento. Tapos pagtagal-tagal yung walang naniniwala, yung pagkukuha ng tugtog, parang dahil baguhan, parang naghahanap agad sila ng credentials. Lalo na nung before, ang hirap nung pagpasok ng mga banda, konting-konti yung mga gigs na available. Kasi hindi naman siya ganun ka-popular ano ibig sabihin ng gigs pa? Gigs, yung mga kalakaran. Speaking of gigs, mga kaibigan, simulan natin with the Color It Red. Tutulong lang ako sa mga. Thank you.
Thank you.